Yan na. Oo. Ready, 1, 2. Magandang umaga po muli mga kapatid. Tayo po ay tatalakay sa isang bagay na ating sa ating pong pag-aaral. Ano po? Ngayon po ating pong pag-aaral ang pagiging pagmamay-ari ng Diyos sa atin. Nung nakaraan po ay tinalakay natin ang pakikipag-ugnayan natin o pakikipag-relasyon natin sa hindi natin ibig sabihin hindi pa natin asawa, hindi pa natin. Ngayon po ay binabanggit natin na ang ating pong pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay sapagkat ang Panginoon ay siyang nagmamay-ari sa atin. Paano po natin makikita ang ugnayan natin sa Panginoon o yung katunayan na tayo ay pag-aari ng ating Panginoon? Unang-una po ay kailangan malaman natin, hindi po ba meron tayong mga bagay na mga palatandaan na ginagawa para sa ating mga pag-aari. Ganun din po ang Panginoon. Meron siyang sign o palatandaan na tayo ay kanyang pag-aari, no? Kaya nga po, tatalakayan natin ito. At ang sabi po rito ay kailangan ay maunawaan ng bawat isang mananampalataya na tayo ay pag-aari ng Diyos, ano? Sapagkat nakatatak sa atin ang kanyang tatak na ipinagkaloob sa atin. Ngayon po, mapapansin natin na kailangan sa atin po ay magkaroon ng kaalaman upang matiyak natin na tayo ay pag-aari ng Diyos. Ang ating pong daigdig ngayon ay nahahati po. At ang kalahati po, milyon, ay nag-iingat o naibig kong sabihin mga kapatid, ang tatak na ating Panginoon ay ang ikapitong araw, no? Kapag tayo po ay nangingilin na ikapitong araw ay tayo po ay nasa sa Panginoon, may tatak tayo ng Panginoon. At ang ating pong sanlibutan ito ay nahahati po sa dalawa. Meron po nangingilin ng unang araw, no po? Milyon din. At ang nangingilin ng ikapitong araw ay milyon-milyon din. Kaya kailangan ay maalaman tayo saan ba tayo nakaugnay. Ano ba ang ating ugnayan sa ating Panginoon? Bakit tayo ay tinatakan ng Panginoon sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan ito? Kailangan natin mga kapatid ay makita natin na ang kahalagahan ng pag-iingat natin ng araw ng Sabat. At kasi ang Sabat po ay araw ng Panginoon. Araw po ito ng Panginoon na ibinigay sa tao para tayo ay magkaroon ng kapahingahan. No po. Sa Genesis 2, ang talatang 2 at 3, doon po ay sinasabi na sa kasaysayan ay hindi lang basta ikapitong araw. Ano po? Ang ikapitong araw ay hindi basta ordinaryong araw sapagkat ang araw na ito ay binigyan ng Panginoon ng kahalagahan, binasbasan niya ito at pinabanal. So ang ikapitong araw po ay banal sa Panginoon. At ito kailangan pag-ingatan din po natin itong banal. At kung mapapansin natin, ang ikapitong araw ay nakatala din po ito sa 10 utos. No, hindi po natin kapag ang 10 utos ay nananatili rin po ang ika-apat na utos. Ay ika-apat mo na utos, ang sinasabi roon ay alalahanin mo ang araw ng Sabat upang iyong ipangilin. Ano? Ito po ay masusumpungan natin sa Exodo 20, no? Verse 8. Kaya nga po ang sabi roon sa basahin po natin sa Exodo 20 verse 8 hanggang 11, pinakikita po doon kung paano po ang pag-observe ng araw ng Sabat, no? At yun po ay ibinigay sa atin ng Panginoon para maging tanda natin sa kanya, no? At dahil doon ay hindi pwedeng baguhin kailanman ang binasbasan ng Diyos, hindi pwedeng kahit anong araw pwedeng maging banal o maging Sabat. Hindi po pwede palit-palitan, ano? Hindi. Kagaya nung ang ginagawa ng alam naman natin ng karamihan ng Sabat
ay ginagawa nila sa unang araw. Pero hindi po yung banal na araw. Kundi ang banal na araw po ay ang ikapitong araw. Ito'y binasbasa ng Diyos, pinabanal, at hindi po pwedeng palitan ng ibang araw. Hindi po pwede iba't ibang araw. Tingnan po natin sa number 2 and chapter po ay 23, verse 19 hanggang 20. Doon po ay makikita natin na hindi pwedeng palitan ang araw ng Sabat. Hindi pwedeng maging banal ang ibang araw sapagkat yun lang ang pinabanal ng ating Panginoon. At ito ang ibinigay na tatak sa atin ng ating Panginoon. At ang banal na pinabanal ng Panginoon ay mananatiling banal magpakailanman. Yun po ay masusumpungan natin sa 1 Chronicle chapter 17. Ang talata po ay 27. Ano po? Ito po ay ang plano ng ating Panginoon na magkaroon ng kapahingahan ang sangkatauhan. Hindi po pwedeng palitan, hindi po pwedeng alisin, no, sapagkat ito ay nilikha ng ating Panginoon. Kaya nga, sinasabi na kailangan tayo ay patuloy na nakikipag-ugnay sa ating Panginoon sa araw po ng Sabat. At ano po yung ano po ba yung Sabat? Kailangan po kasi ang Sabat po ay binigay sa tao, no? Para tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Alalaan sabi doon sa Awit 111 verse 4 ay alalahanan na, para maging alaala natin tungkol sa Panginoon. Kaya nga kailangan memorable o memorial sa atin, sa creation ng ating Panginoon ang araw ng Sabat, no? At mapapansin din natin sa Deuteronomio chapter 15 verse chapter 5 verse 15 na ipinagkaloob ang Sabat para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. Kaya hindi po mabigat para sa atin ang ma-observe ng araw ng Sabat sapagkat ang araw na ito ay pinagkaloob upang maging tanda. Pansinin natin, ha, tanda ng Diyos at sa tao. Ezekiel po. Nasa Ezekiel 20 verse 12 at Ezekiel 20 verse 20. Yun po ay makikita natin doon. Basahin po natin yun. At ang sinasabi po doon ay maging tanda natin sa atin at sa Diyos. Yun ay tatak ng Diyos sa atin, ang araw po ng Sabat. Kaya kailangan po ay malaman natin ang katotohanan ito sa ating po sarili sapagkat tayo po ay nabubuhay sa sanlibutan ito na punong-puno po ng pagbabalat kayo o pagkakaroon ng mga tatak na hindi naman nauukol para sa Panginoon. Natatatakan tayo ng halimaw, kaya nga tayo ay nag-aaral upang hindi makaiwas tayo sa pagtatatak na ito. At kung tayo man po ay nag-o-observe ng araw ng Sabat, kailangan po natin ay magkaroon tayo ng katiyakan o kaalaman na tayo ay pag-aari ng Diyos sapagkat nasa sa atin ang tatak ng ating Panginoon. Nais ng Diyos na tayo ay manatili sa Kanya at kailangan ang araw po ng Sabat ay yun po ang araw ng pagpupuri natin sa Panginoon. Ang araw ng Sabat, ang araw po ng pagpupuri sa ating Panginoon. Kahit na po sa tingnan po natin sa dictionary, sa encyclopedia, makikita po natin ang kahulugan ng araw ng Sabat. Kung ano po ang sinasabi doon, ito po ay pakikipag-ugnayan ng mga Kristiyano sa Panginoon. Araw po ng Sabat. Ano po? At dito po ay kailangan na patuloy tayong magsamba sa ating Panginoon. Sa Genesis 4:3 hanggang buong chapter ng 4 ng Genesis ay meron po tayo mababasa doon at kung paano ipapahinga at i-observe ang araw ng Sabat. Simula po sa hakikita po natin, simula po sa paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog ng araw. Yun po ang pag-o-observe sa araw po ng Sabat. Ang sabi,
Kung mababasa natin, mahaba po yun. Sa Exodo 20 verse 8 hanggang 11, makikita po natin yung pag-observe natin sa araw ng Sabat. Sa pag-observe ng araw ng Sabat, sa Exodo 5, verse 4 and 5, ay pinakikita po doon na ang tao ay nag-observe sa simula ng umalis sa ang Israel sa Egypt at dinala sa ilang at pagdating ng 7 araw sila ay nagpahinga at muling nagpatuloy sa kinabukasan sa paglalakbay at napapansin nila na bakit binigyan sila ng kapahingahan ang ganoon binibigyan kasi noong sila ay nasa pagkabihag ay hindi nila naaalaala ang Sabat sapagkat sila ay nabihag ng 400 years no kaya hindi na sila na parang nawala na sa kanila ang bayan ng Israel pero naalala ng Panginoon ng Israel sapagkat yun ang tunay na bayan niya na inilabas niya sa Ehipto. Ano po? Kaya kailangan po na kapag tayo ay nag-o-observe at hindi po natin ito pinahalagaan, ang sinasabi roon ay nagiging rebellion tayo. No? Rebellion tayo. Tingnan po natin yun sa Exodo 20 verse 13 hanggang 17. Nagiging rebellion po tayo pag hindi po natin tama yung ang pag-o-observe natin. Ano? Kailangan ay maging matatag at malinaw ating dalisay yung ating pakikipag-unahin sa ating Panginoon sa araw ng Sabat. Ano po? Kailangan po ay makilala natin ang tatak ng ating Panginoon sapagkat ang bawat isa na nilikha dito sa lupa ay tinatatakan. Ano? Either na ikaw ay nasa tatak ng kaaway ng Panginoon o na ikaw ay natatak ng Panginoon. Pero napakahalaga po na malaman natin at maunawaan natin na ang tatak ng ating Panginoon ay ang araw ng Sabat. Ano po? Marami pong mga talata sa Biblia na nag-uugnay na sinasabi na tayo ay pag-aari ng Panginoon. Kagaya po ng talatang ibinigay ko sa inyo ay makikita natin doon ang malinaw na pagkikipag-ugnayan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng araw ng Sabat. At ito po ay yung sa Ezekiel 20 verse 12 at verse 20. Basahin po natin at makikita po natin ang katotohanan doon na tayo po ay may tatak ng ating Panginoon. Kung tayo po ay ngayon, kung wala pa po tayong tatak ng ating Panginoon, sikapin po natin na tayo ay magkaroon ng tatak ng ating Panginoon. Pag-aralan natin mabuti ang Biblia, tunghayan natin ang mga nilalaman ng ating banal na aklat tungkol sa katotohanan at makikita po natin ang katotohanan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang araw ng Sabat o ang tatak ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin. Kaya po sa umagang ito ay nais ko na ipanalangin o tayo manalangin muli sa ating pong mga napag-aralan na maunawaan natin ng ating pong ang pagiging may-ari sa atin ng Diyos. Ano po? Kaya nga po, mga kapatid, tayo po'y tumungo pa sa mandali at ating pong hilingin ang patuloy na patnubay sa atin ng ating Panginoon, maunawaan natin at madili-dili sa ating sarili ang pagiging may-ari ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang tatak na kikilala tayo ng Diyos na tayo ay sa kanya sa pamamagitan ng kanyang tatak na ibinigay sa atin at ito po ay ang tatak ng Sabat. Ang Sabat po ay kailanman hindi mawawala sapagkat ang kautusan po ay hindi rin nawawala. Pansinin natin, yung 10 utos, sa 4 na utos po, nandoon yung araw ng Sabat. Ang sabi po roon, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang iyong ipangilin. Oh, ipangilin po. Paano natin ipangingilin ang sa araw ng Sabat na ito? Ano po? Kaya
ating pong hilingin sa ating Panginoon na tayo ay patnubayan sa ating mga gawain sa araw-araw. Ano po? At sa pagtupad natin, pangangalaga natin sa ating ibinigay na tatak sa atin ng Panginoon. Tayo po manalangin, Amang Banal, Diyos na mahabagin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, saan man po kami naroroon, sa lugar na ito, na amin pong pinag-aaralan ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming pag-ingatan, patuloy mo ipagkaloob sa amin ang kaunawaan upang maalaman namin na ikaw ang tunay na Diyos na nagmamahal sa amin at siyang nagmamay-ari sa aming buhay. Maraming maraming salamat po. Patnubayan mo po ang bawat isa sa amin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Patayin mo na. Sina? Oo. Mahaba yata yung blanco dyan.